Giinagurahan kaganiya sa buntag agid si ka mga unit nga moderno nga public utility vehicle dito sa may Divisoria, kauban ang Orotsko o Oro Transport Service Cooperative, inunusab ang LTFRB Region 10, gipangaluhan kini ni Regional Director Aminodin Guro sa dugang detalye atog paminaon. Tuwa na nandito po tayo lahat at i-cover natin ito, itong kauna-unahan class 2 na public utility modernization. Modernize na po itong sasakyan natin. I think nabanggit na po lahat, no? Simula po sa high patrol, sa traffic. Kanina, nagsalita na po yung ating LTO, yung chairman natin ng public utilities, si Kagawad Bunglao, yung representative ng LAN na BBP, at saka yung representative ng ating Office of Transport Cooperative. Hindi po nakarating si Secretary Tugabe, si Yusik Mark De Leon, pati po yung aking buti natin chairman, si Attorney Martin Delgra. Pero po, ito lang yung babasahin ko, itong message ni Secretary Tugabe. Okay? My warmest congratulations to the Oro Transport Cooperative, the Orotsko, for the successful launch of modern vehicle in Region 10. It is heartwarming to know that cooperatives such as Orotsko are starting to emerge to fulfill the dream of a better life of all under the Duterte administration's public utility vehicle modernization program. I applaud the effort of everyone in forming the Orotsko for embracing the change brought by the PUV MP. Bringing modern PUVs over the city of Cagayan de Oro illustrates the desire of the cooperative to redefine what it means to sincerely give back to the riding public. The PUV MP is not just an overhaul of our existing public utility vehicles, but a complete turnaround on how our overall public transport system should operate to benefit the Filipino people. Our commuters are promised a comfortable experience when they ride our modern vehicles, and that feeling should be also felt by our drivers and operators under the transport cooperative. That is why the power of forming cooperative is vital, and each member is provided with an opportunity to attain a stable livelihood. This momentous occasion would not be possible if not for the synergy of Orotsko and the government in reinventing the culture of public transport that should be felt by every Filipino. Gipanguluhan ni LTFRB Region 10 Regional Director Aminodin Guro, kauban usab si Mayor Oscar Moreno o si LTO Region 10 Regional Director Nelson Manoluto, ang grupo nagpahigayon sa usa ka ribbon cutting o usa-usab ka trial ride ang gipahigayon sa mga kadagkuan.
will lose in our sight, not only because of its sentimental value, but because of the loss on a day-to-day remittance from our drivers. Yet, that is the reality. But because we have to transform, accept the challenge of changes, we have to innovate, overhaul the transport system of our jeepney sector through fleet management. That is why we in the Oro Transport Service Cooperative change the paradigm of mindset to our members and officers, of which we agree to pilot the public utility vehicle modernization program of the government. LTFRB and the OTC, this is such a noble project. Ito po yung napapanaw na to make this the transport business or organization to move up, no? This project of the government is worth supporting. This is one project na dapat po natin pagtulong-tulungan, suportahan, lalo na tayo mga nasa gobyerno, dahil ito po ang matagal na minimithi ng ating gobyerno para maisaayos once and for all ang sistema ng ating transportasyon. Tanangditan, hininga backline di skadalana, natay role di apo natay tanawon sa nato ang atong responsibilidad isip gagamit sa atong kadalanan. O kita po nga sumasakay, o kita po ang namasayro, doon na po tayo responsibilidad. Nga angay na ito sa ibutang sa itong huna-huna, angay po na ito ibutang sa itong kasing-kasing, aron nga ang tanan, kung naay cooperation sa tanan ng mga katawahan, mas hapsay ang atong dagan sa trapiko na binadin sa itong dakbayan. O ginaon, nining atong gihimo karon, no? Gihimo nga transportation na launching, meaning initial launching of the modern transportation nga mubiyahe gikan sa Bugo up to seven seas. So usani siya ka pagpakita ngayon na kasensero ang atong gobyerno sa nasud. Ang OTC po, OTC, at sa tulong po ng Development Bank of the Philippines ay naisagawa at naisagatuparan ang isang bagay na ito na minimithin ang ating Pangulo. Alam niyo po, napakahalaga ng Public Utility Modernization Program, ano po, yung PUVMP. Sapagkat itong magbibigay daan ng progreso ng ating mga chuper, ano po, ng ating mga transport cooperatives. Dito, hindi mo na kailangan pumasada ng 12 oras maghapon. Hindi mo na kailangan pumasada ng 16 oras maghapon para lang kumita. Di ba? Itong mga sasakyang ito ang magbibigay ng konbinyenteng pagsakay sa ating mga mananakay. Hindi ka na sasakay ng walang aircon, may wifi pa. Bilanggit kanina, may wifi pa. Di ba? So, ito ang binibigay natin sa ating mga kababayan, sa ating mga commuting public, ay isang serbisyo publiko na magiging konbinyente, komportable ang serbisyo ibinibigay natin sa kadula. Kaya nga po, sa ngalan po ng Land Transportation Office, sa pamuna po ng aming Assistant Secretary Edgar Galvante, binabati ko po ang Oro Transport Cooperative. Maraming yung mechanism ng card. Doon sa mga cooperative, 5% equity, 6% interest, and 7 years to pay. Meron pa tayong 8. Yung 8 represent 80,000. Kung ikaw isang operator, gusto mong isurrender yung sasakyan mo, babayaran ka ng 80,000. Scrappage.